Tulfo is now Senator Raffy Tulfo. Ay, ayun na siya. Sinalubong na tayo. Hello, Senator Raffy. How are you today? Oh, magandang idea to, ha? Sa lahat ng mga, ano. Ayun ang tunay na tao. Ayun ang tunay na tao. Yes. And this is the office of the Senator. Eto na. Humble office. Humble. Your office. Next office ng tambayan. You better be ready for my questions. Ready. Sabi you mo, better, handa ka na ba? Handa na ba kayo sa mga tanong ni Korina kay Senator Raffy? And Idol Raffy is in the house! Wow! Congratulations! Thank you. Idol Senator Raffy na pala. Hindi na Raffy lang. Okay lang, Raffy. Naks naman. Sanayin ako sa Raffy. Hindi ka napipikon pag Raffy, gano'n. Hindi ka conscious na kailangan senador, gano'n. Of course not. Kasi yung pagiging senador, temporary lang yun eh. Mm-mm. After 6 years, balik sa normal life, civilian life. Oo. So lahat ng position sa gobyerno, temporary lang. Correct naman din yon. Pero forever Idol Raffy ka. Yun. Yun ang okay. Yun yung office okay. As a public service, sumante sa radyo, hindi ko na po mapilang araw-araw halos may ganito klase mga reklamo. Dalawang buwan na raw po kayo hindi napapasyalduhan. You started in radio. How many years ago? Sorry, madedate ka. A couple of decades. Eh, but 35 ka pa lang, di ba? Ay, ang bite. So, nag-start ka, child star. So, radio. Ito ba'y dahil sa una mong idol yung Kuya Mon? Montulfo. Well, lahat naman kami halos na nakita namin nag-start si Kuya Mon sa broadcast media at nagustuhan namin yung mga ginagawa niya, nakita namin yung result na nangyari doon sa programa niya. So, sabi namin maganda yan, ginaya namin early. Pero nag-start talaga ako sa PTV4 as a reporter at the same time meron akong show, yung Philippines Most Wanted. Pattern doon sa show sa US, so America's Most Wanted. Right. And then, nag-finance yung auntie ko. Magandang gabi. Ako po si Raffy Tulfo. Samahan niyo ako sa susunod na isang oras ng Philippines Most Wanted. After that, medyo nakilala yung show. Kinuha ko ng DZXL. And then, kinuha ko ng Abante. Hindi, hard-hitting yung column ko at same time yung radio ko. Oo. So, yung sa Shoot to Kill, ano yun eh, more on batikos. Sa DZXL naman, public service. Correct. Eh, kaya naman pala kayo kinatatakutan ng mga title ng column niyo, Shoot to Kill. Ewan ko, paano ko na-invento yun? Mabuti ka mo, pinayagan yan sa sensors. Okay lang. Yeah, hindi, abante naman yun. Abante naman kasi yun. Wala ka bang mga odd jobs? Dati, hindi ka ba nagtinda ng hotdog, fishball, naging janitor, yes. Naging mason. Ano ba ang ginagawa mo dati? Naging janitor ako, naging waiter ako. Naging I was just kidding. It's true? It's very true. Waiter? Waiter, busboy. No. True. Busboy? Yes. Pag umalis na sa mesa yung mga customer, ako yung magliligpit. Taga Punas? Yes, Punas. And then, ginis ako, assistant ng waiter, parang gano'n. Ganon? Janitor? Janitor. Bakit? Janitor ng kubeta. No. Ito. Bakit mo pina... Ilang taon ka nun? I was in my 20s. Yung janitor naman, nung pumunta ako sa Amerika, naging nurse's aide ako at the same time. Nurse's aide pa? Yes. Aid ng mga nurse sa blood bank yun eh. And then ako yung tagalinis ng kubeta ng mga kliyente. Wow! I make sure na palaging malinis yung kubeta. Dahil kung hindi, pagalitan ako yung supervisor ko, oh, maruming kubeta, mabaho. So, mayat maya, linis ako ng linis. Hindi ka naawa sa sarili mo nung ginagawa mo yung mga pare na yun? No. Proud ako kasi I was making money. Really? Yeah. At nakapagpadala pa ng pera sa Pilipinas. Wow! Ano ang natutunan mo in life having to go through all those odd jobs? Yung natutunan ko is yung paano kumita ng pera at paano maging survivor sa isang given situation. Ako, hindi akong mamayabangit, I'm not joking. Ilagay mo ako sa isang lugar na walang kakilala, sa isang lugar na mahirap, I will survive and I will flourish. Oh, wow! True. Dahil nga dun sa mga experience ko na pinagdaanan ko. Because palagi ako nat-transfer noon sa mga iba't ibang kapatid para paaralin. So dun ako natuto na paano makitungo sa mga tao. Paano basahin yung mga ugali ng mga tao, paano ko sila mabasa at pakisamahan sila. So you don't regret anything na pinagdaanan mo before your success? Blessing in disguise yung para sa akin. Right. Looking back, blessing in disguise. Uh-oh.
So, napakarami mo nang tinulungan bilang si Idol Raffy. And ano ang sabi mo ng ilan lang, kahit dalawa o tatlo lang sa mga kaso na na-handle mo na hindi mo kailanman makakalimutan? Marami, kasi almost every day I'm doing it. So, pantay-pantay yun. Marami akong tulungan. And nandiyan naman yun sa YouTube channel ko. Marami na kalam yan. I always help every day. Pagpadala na ako pera.